أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kami po ay nagpaparating sa inyo ng congratulation. Marami pong congratulation para sa inyo dahil nakatapos po tayo ng Ramadan. At saka I am also congratulating each every one of you dahil alam ko na kayo ay karamihan sa inyo ay nag-aayuno sa anim na araw ng Shawwal. Congratulations sa mga nakatapos po dahil ito ay sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, whoever fasted the month of Ramadan, then you fast 6 days in the month of Shawwal, you will be rewarded for 1 year fasting. Man sama Ramadan thumma atbahu sitta min Shawwal ka siyamid dahri. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Congratulations po sa mga nakatapos na. Yung hindi pa nakapag-umpisa, may oras po kayo mga kapatid na we have still 20 days more sa month of Shawwal. Inshallah, sana ay tayo ay makapag-ayuno para tayo ay mabigyan ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 1 year fasting. Congratulations din dahil nag-umpisa ng araw na ito ay new normal. Pero hindi naman tinatawag na new normal, ay tayo ay nabuksan na lahat sa atin. Ang ating bansa ay under GCQ and MGCQ. Yung General Community Quarantine, lalo nga dito sa Metro Manila, very limited po. Although ang ating mga masajid ay pinayagan magbukas, pero very limited ang mga worshiper o kaya manampalataya, magsambayang na pwedeng pumasok sa ating mga masajid dito sa Metro Manila at mga probinsya, cities na under GCQ. Pero sa Mindanao, except Davao City and other cities, ay under po sa MGCQ, especially particularly sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, dahil under tayo sa modified general community quarantine na ang ating mga masajid ay pinayagan na magbukas. Magsagawa tayo ng Friday congregation prayer. Pero ganun din na mayroon ding pamamaraan, 50% of the sitting capacity of our mosque are the one allowed to attend with our congregation. At saka may limitasyon yung mga 60 above, 60 years old, yung mga senior citizen po ay they are being discouraged to attend with the congregational prayer. At ang mga bata, dahil front ito sa itong virus na tinatawag na pandemic COVID-19. Sa araw na ito ay kami po ay dumalo sa Zoom video meeting with the IATF at LGOs of the Metro Manila. Ang tinutukoy ko po ay yung mga mayor ng Metro Manila at saka yung mga provincial governors na dumalo po sa video Zoom meeting, pinag-chairmanan po ni Secretary Guevara. Yun ang mga representative ng kabinete ng ating Pangulo. Kami po ay dumalo doon sa meeting na yan with me. Of course, the head of the NCMF, National Commission on Muslim Filipino, in the person of Honorable Secretary Attorney Saidamin Bal Pangarungan. Kami po ay nagpapasalamat dahil nakita po namin na ang presentation ng DILG, no other than Secretary Anio,
na hindi po kapakanan ng gobyerno ang kanilang programa, kundi kapakanan ng sambayan ng Pilipino, which is include us, the Muslim Filipinos. Kaya pati si inyong kapatid, ang ating secretary sa NCMEF, yung mga proposal niya ay sabi niya ay he withdrew it for the sake of the proposal of the ITF, na mas maganda yung proposal nila dahil nakita natin na yun ang tama dahil para sa kapakanan. Anyway, mga kapatid, ay ito ay experimental lamang from June 1 to June 15. Kung alhamdulillah, pagka walang may dagdag na biktima, ay maaaring tayo ay makagraduate sa GCQ, maaaring tayo makagraduate ng GCQ, magiging bumalik tayo sa normal na pamumuhay. Pero may pangamba pa rin, because at this moment, 18,086 po ang COVID-19 positive all over the country. Sana po ay hindi ito madadagdagan. Itong pagbubukas muli ng ating mga masajid, sana ay wala pong mabiktima. Sabi po namin doon na tayo mga kamuslima na hindi lamang law-abiding citizen, kundi tayo ay sumusunod sa utos ng ating relihiyon, dahil nabanggit po sa banal na Quran sa Suratun Nisa verse 59, when Allah subhanahu wa ta'ala says, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. It means to say that Allah subhanahu wa ta'ala commanded us, O believers, O be Allah, O be Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the holder of authority. So, sa ating mga tafsir, ang ulil amri minkum ay, ang tafsir doon ay, ang mga ulama ay maari sila ang ulil amri minkum, isang tafsir naman ay ang holder of authority. Kaya, ako ay nagsangayon po sa itong pamamaraan ng ating gobyerno, dahil hindi naman ito usapang ekonomiya, hindi naman ito usapang pangrelihiyon, kundi usapan ng ito ay sa kapakanan ng lahat ng sambayan ng Pilipino, kasama doon ang mga Muslim. Kaya inshallah, ganun din ang Barm Mufti, si Mufti Abu Huraira Abdurrahman Udasan, ay nagpahayag na rin ng kanyang ifta na nagsang-ayon sa itong MGCQ Modified General Community Quarantine. Insha'Allah, subukan po natin at tayo ay sumunod sa mga pamamaraan, ang mga itong mga over o kaya mga senior citizen, yung mga minor, ay hindi po pinapaintulutan upang dumalo sa itong mga religious activity natin. At saka we have to observe sanitation. Nasabi po natin sa ating meeting na ang kamusliman ay hindi na kailangan pagsabihan na para maglinis, kundi isa sa proseso bago ka makapunta ng masjid para magdasal, ay kailangan maligo, mag-ablusyon. We are observing sanitation bago tayo magdasal. Kaya I am now urging all the imams all over the Philippines na kailangan magkaroon po tayo ng special prayer para po itong pandemic COVID-19 ay mawala na. Insha'Allah ta'ala, especially our konot dua, every Fajr prayer, ay kailangan tayo, kayong mga kapatid namin na nag-imam, ay magkaroon kayo ng konot prayer every Fajr prayer. Tayo ay magsabay-sabay nagdudua, manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas tayo, tayong mga kamusliman. Iligtas ang sambayan ng Pilipino, kasi panalangin din natin sila, kasi kung dadami ang mga COVID positive ay maaring makahawa sa kanilang mga kapitbahay na Muslim.
Inshallah, manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y makita kita muli sa normal life, makita kita muli sa ating mga masajid, na tayo'y magtipon-tipon para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.